So, welcome to my YouTube channel. So, for today's video, as usual, ay magluluto na naman tayo ng ating ulamin. So, tara guys, samahan nyo ako. I-ready natin yung ating mga kakailanganin sa pagluluto. So, ayan. Ito yung ating lulutuin, mga palalabs. Ayan. Yung palaya na nahiwa na natin. So, para hindi siya mapait, lagyan natin ng isang sakong asin, char, ayan, asin lang, asin, at buhusan natin ng ating tubig, ayan, sa madaling salita, ibabad natin sa tubig na may asin. So, ayan, syempre, hahaluin natin yan para matunaw yung asin, char, sa ating ampalaya, at ito ay ating i-set aside. So, ito ay naka-ready na pala tayo ng mga sangkap. Ayan. So, simple lang naman yung halo ng ating ampalaya. Ayan, meron tayong bawang sibuyas at yempo. Ayan. So, yan ang yung ihalo natin sa ating ampalaya. Dito sa ating mahiwagang kawali, maglagay lang tayo ng cooking oil. Lulutuin lang natin itong ating niridi na liempo. Ayan, habang inaantay natin na nakababad yung ating ampalaya. So, iisa lang natin yung ating bawang. Ayan, next na natin yung ating sibuyas. Na natin patagalin yan. Yun yung ating liempo. Ayan, at maglagay lang tayo ng soy sauce. Iting soy sauce lang. At kaunting vinegar. Lagyan na rin natin ng patis. At pamintang pino. Hahaluin lang yan. Kalu-halu lang. Ayan, palalambutin lang natin yung ating liempo. So, para mas mabilis siyang lumambot, ay ating tatakpan. Ayan, sisilipin lang natin yung ating niluto. Ayan, wala na siyang sabaw. Lagyan lang natin ng mainit na tubig. Galing sa ating tapore. Char-char. Ayan, at ating tatakpan ulit. Ayan. Silip-silip. Check natin yung ating karne kung malambot na ba.
Ayan, malambot na siya. Malambot na yan. Maglagay lang tayo ng kaunting seasonings. Seasonings. At ilalagay na rin natin yung ating oyster sauce. Dalawang sachet lang yan. Simutin lang natin. Ayan, lagyan lang natin yan ng kaunting brown sugar para manamis-tamis ng kaunti. Ayan, konti lang. Pag nagluto ako guys, may mga ka-sugar-sugar yan. Char lang. Depende lang din sa ating lulutuin. Lagyan lang natin yan ng kaunting pampalapot bago natin ilagay yung ating ampalaya. Kunti na. Tikman ko lang yung kanyang sabaw kung karapat-dapat na ba talagang ilagay yung ampalaya. Masarap na. Malasang-malasa na. So, ayan, ibuhos na natin dyan yung ating ampalaya. Ito ay hinugasan ko ng 4 beses para mawala yung alat ng ampalaya. Diba? Ayan, at hahayaan natin yan na kumulo. So, takpan lang natin. Ayan, silip-silip yarn. Ayan, kulo-kulo na siya. Pa. Ganun lang, huwag lang natin gaanong bugbugin yung ating ampalaya. So, ayan. Okay na to siya, guys. Ayan. Luto na yung ating ampalaya. Diba? Kahit anong luto na lang na ampalaya ang birada ni Vicarian. So, ayan. Lipat na natin sa ating lagayan. So, ayan na yung ating ulam.
ayan, luto na yung ating palayakon carne. Diba? So, sabay-sabay na kami kakain, guys. At sabayan nyo na rin kami sa aming hapunan. So, maraming salamat, guys, sa walang sawang suporta at panunood sa aking mga upload. So, kain na kami. Bye-bye.